Paupo kayo. Kaya namin kayo pinatawag dahil alam namin na masama ang loob ninyo sa akin. Dahil iniisip nyo na inilalayo ko si President Oscar sa inyo. Hindi ba, Elizabeth? Madam? Maglabasa na tayo ng nararamdaman natin. Alam mo ba, masakit sa akin ang nangyayari na ganito. Nung dumadalaw pa lang ako dito sa palasyo, ikaw ang pinaka-close sa akin. Tama? Opo. Kaya gusto ko kayo makausap. Dahil hindi tama na sumama ang loob ninyo kay Lili. Bakit ho ba pinagbabawal lang kami ni Madam Lili? Hindi siya. Ako ang nag-utos sa kanya. Kayo po, Mr. President. Pero bakit po? Matagal na pong samahan natin. Akala po namin, itinuring po ninyo kami miyembro ng pamilya niyo. Oo nga po. Ang akala po namin eh, galit kayo sa amin eh. At nakakapagtaka rin, no? Na ngayon lang ulit ako nakakasama bilang edikap ninyo. Kaya nga humihingi ako ng dispensa sa inyo dahil dyan. Nakiusap sa akin si Oscar noon. Sinabi ko sa kanya, huwag na. Dahil alam ko sasama ang loob ninyo sa akin. Pero bakit nga po, Mr. President? Sorry, Elizabeth. Di ba nagkasakit ako noon? Nagduda ako sa sarili kong kakayahan sa pagpapatakbo ng bayan natin. Aaminin ko sa inyo, kahit hanggang ngayon, nahihirapan pa ako sa ibang bagay pa na dapat kong gawin. Mabuti na lang at bumabalik na ulit ang lakas ko. Kaya sinabihan ko si Lili na huwag munang hayaan na may makalapit sa akin. Baka makita nila ang kahinaan ko. Pero bakit kailangan niyo itago? Marami ho naman na pwedeng tumulong sa inyo sa pagpapatakbo ng bansa habang nagpapagaling kayo. Tama ka, Captain Salonga. Pero may mga tao din na matutuwa na makitang mahina ako. Sasamantalin nila yung pagkakataon para pabagsakin ako. Tulad ba ni Ricardo? Pero Mr. President, mali po yung tingin nyo kina Cardo. Di ba po magkakasama po tayo nun sa Santo Niño? Ang ganda pa ng samahan natin. Nagtutulungan po tayo. Tapat din ho silang naglingkod sa inyo bilang Task Force Aguila. Marami nga ho silang nahuling sindikato dahil yun po ay isa sa mga programa ng ating pamahalaan. Kakampi po natin si Cardo. Pati po si General Olegario. General Borja, pinaalis ko po rito sa palasyo. Alam ko ang ginagawa ko. May mga advisors ako at saka mga cabinet members na kinakausap tungkol dyan. Maaring iniisip ko na pakawala lang sila o ginagamit lang sila ng kalabang ko. Naku, hindi po nila magagawa sa inyo yun. Elizabeth, makinig ka muna. Pwede? Elizabeth, kahit ako naman nalulungkot sa mga nangyayari, sa tagal ko nang naninilbihan dito sa bayan, natanggap ko na walang permanenteng kakampi sa politika. Lahat pwedeng gamitin laban sa akin, katulad ni Cardo. Kaya sana maintindihan ninyo na hindi ako pwede makita na mahina sa bata ng publiko dahil gagamitin to ng mga kalaban ko. Ngayon, makakaasa ba ako sa suporta ninyo? Para sa akin? Para sa ating bayan? Para sa ating pagkakaibigan? Opo. Opo. Captain Salonga? Yes, Mr. President.
Maraming salamat sa inyong kooperasyon. No problem, Mr. President. Maraming salamat. At naiintindihan niyo na ako. Kami. May pakiusap lang sana ako sa inyo. Magsabi lang po kayo, Mr. President. Habang nagpapagaling pa ako, hayaan niyo muna ang pinagagawa ko sa unang ginang. Na huwag sana muna kayo lumapit sa akin. Siya na muna ang bahala mag-uto sa iyo pagkailangan ko kayo. Pansamantala lang naman, habang nagpapagaling ako.